dito na siya matutulog. Dito na. Dito na yung matutulog. Pwede ko nyo, nangangalakas din yan. Dito kanya ito. Dito na. Dito na. Pagpasta natin mga brothers, sa kami gagawin ni Lord para matulungan siya. Kanina, ito yung video natin, ito yung continuation ng ating pagtulong dito kay Tatay, no? So nakita natin siya naglalakad sa kalsada. Kung makikita ninyo yung unang video, ito yung karugtong. So mga brothers and sisters, ito nabubuhay si Tatay. At paano kayo nabubuhay nga pala, Tay? Nangangalakal ba kayo? Paano? Nangangalakal ako, nag-ano ko ng bakal. Ah, bakal naman siya. So iba't ibang klase ang pamumuhay ng mga street dwellers, mga brothers and sisters. So si Tatay, nangangalakal naman ang bakal, no? Nakita nyo kanina, naglalakad siya dun sa kalsada, ayan, no? At paano ba siya mabubuhay? At saan siya titira? Titira siya sa mga gilid-gilid lang kung saan may masisilungan. Tapos patutulog siya. Ito, gamit ng karton na ito. Ayan. Hinan niyo ang buto, mga brothers and sisters. Anong pangalan niyo, Tatay? Tatay Dave. Taga saan ho ba kayo? Ako, totally talaga ano ako. Makati ako. Ah, taga Makati. So, paano? Guadalupe ako. Guadalupe. Pero bakit napadpad kayo dito sa Caloocan? Hindi. Bali, naghanap ng malilipatang ang mga magulang ko, Bulacan. Okay. Tapang Palay. Paano kayo napunta rito sa, ano, sa Caloocan? Di ba? Napaka ano dito? Malis ako sa amin. Kung pa, nagano sa amin, nagano sa akin yung magulang ko na wala akong nakapasukan trabaho, wala akong
So ibig sabihin, dito na lang kayo tumitira sa kali eh. Kaya, umuwi na ako ng Manila, dito na ako naghanap ako. Ang ginawa ko, pagkaano ko ng mga kalakal, bakal. Pero katagal na ako kayong nangangalakal at nakatira dito sa kali eh. Halos 3 buwan na ako. Ah, matagal na. Tapos ganyan ang buhay ni tatay, no? Ayan. Okay, kung sakasakali, baka makita ko ng kamag-anak ninyo to, no? Na nangangalakal kayo. So at least, ano ba sasabihin ninyo? Hindi, ang inaano ko naman, kamag-anak ko, Makati lang talaga, Makati. Okay, may mga bahiyo ba sila sa Makati? Hindi, may sariling lupa ang magulang ko, kaya lang walang bahay. Okay, pero at least, kumbaga, mag-isa lang kayo? 3 buwan pa lang kayo dito sa ano? Bale, 3 buwan ako dito, nangangalakal lang. So, kumusta naman ang buhay ninyo bilang isang nangangalakal at din nakatira sa kalye? Sana makarating kadalasan, tinapay ang pinakain ko. Pero, ang tanong ko, kung sakasakali, pwede ba kayong bumalik dun sa Makati? Sa Makati, hindi naman masyadong inaano ko lang, sarili ng lupa. Okay. Nakumpalan. Okay. So tatay, kahit pa paano hindi naman ako mayaman, kahit pa paano matulungan man lang namin kayo, kahit maipisan man lang yung gutom ninyo. So eto, nandito kami, kamay ng Diyos para at least tulungan kayo. Okay, tay, dyan lang kayo at eto yung ating sorpresa na ibibigay sa inyo kahit pa paano, at least kahit pa paano ay may raos man lang ang ninyo, ang pangalian ninyo at mabigyan kayo ng konting biyaya mula sa Diyos. Okay tay, ito yon. Bilang meron tayong konting biyaya, binigyan ko kayo ng, ayan. Mga brothers and sisters, kung tignan nyo, binigyan natin siya ng tanghalian, no? So yan, meron na kayong tanghalian, tatay. Ayan ay meron kayong gulay, meron kayong sabaw, yan, pagkain ninyo yan, no? Pampalakas. Okay, so pasalamat tayo kay Lord kasi may blessing na ibinigay sa inyo. At hindi lang yan, tay, sandali lang po, ha? Okay, ito mga brothers and sisters, bibigyan naman natin si tatay ng, ito ha, baka nyo. Ayan, meron siyang tubig, yo. So ito ang part ng 7 Corporal Works of Mercy. Pakainin ang nagugutom, meron siyang pagkain, ayan. Meron din siyang tubig, nauuwi yan, ang layo ng nilakbay ni tatay, no? Ayan. At meron siyang, ito may damit siya. Tay, may damit kayo, ayan ay meron na kayong pambaba, ayan o, tsaka pantaas. So silipin niyo mga brothers and sisters, no? Kung paano kumilos ang kamay ng Diyos. So kahit pa paano ay nakatulong tayo kay tatay, yan. Ayan. So, unang-una sa lahat, tay, daan kayo ng simbahan, magdasal kayo sa Diyos at may biyayang darating sa inyo. Tay, gusto niyo ba ng ganitong buhay lang? O gusto niyo medyo, Hindi, ang inaano ko, nakahanap lang ako ng mga pasukan trabaho, basta magpasukan ko, okay na. Ayun. Okay, sige. Malay ninyo, tay, hindi natin maano, kumilos ang kamay ng Diyos na mabigyan kayo ng trabaho para hindi ganyan yung buhay ninyo. Isipin nyo, nangangalakal kayo lagi, ganyan. Kung makatrabaho kayo sa junk shop, pwede sa inyo, no? Okay ba sa inyo yung junk shop? At least mabubuhay kayo doon, may tirahan din kayo doon. Ayun, sige. Muli mga brothers and sisters, ito si Brother Eddie. Huwag ninyo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel sa Hands from God Ministry at Facebook page Buy and Help Outreach Program. Bumili ka, nakatulong ka pa. So kita-kits ulit tayo mga brothers and sisters sa mga susunod na video at pagtulong. God bless you.